Life is a gift from God. Napakainam, napakagandang regalo ng Panginoon sa atin ang buhay dito sa lupa. And of course, this life is supposed to be lived in our earthly bodies. At napakahalaga na maunawa ang function ng ating katawan sa paggawa ng mga ipinagagawa sa atin ng Diyos. The body is an essential part of life and humanness. True spirituality will not demonize the body, but will actually understand it according to God's will and design. The body is both the beginning and the end of our earthly lives. Therefore, the body is a man's greatest tool and habitat sa kanyang buhay dito sa lupa. Ang ating pag-aaral ngayon, bilang paggalang sa lumikha at nagbigay ng katawan, pinamagatan natin, love that body. Mahalin, arugain, alagaan ang katawang lupa. Salamat Panginoon dahil binigyan niyo kami ng katawang lupa na maaari naming magamit para maunawa kayo, maintindihan kayo at maipamuhay ang kalooban niyo para sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na arugain ang katawang ito ayon sa iyong kalooban at bilang paggalang sa inyo na nagbigay nito sa amin. At this time, Father, we ask you to cleanse us, forgive us our sins, enable us to hear your word so that we may change from glory to glory. Lead us, give us wisdom, teach us what you want us to know and to appreciate and to remember about the body that you gave us. Father, we commit everything to you, asking you to lift up your name, to strengthen us, and to guide us unto greater knowledge of you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. How to love your body and also the bodies of others. Siyempre, hindi lamang sarili ang mamahalin natin, kundi kapwa din. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, love others as you love yourself. First of all, love your body by watching what you eat and drink. Alam na natin yan. Pero napakahalagang laging ipinaalala dahil yan ang pinakamadaling makalimutan. Ecclesiastes 3:13, God's gift to us is the happiness we get from our food and drink. So, pinaliligaya tayo ng Panginoon mula sa ipinaiinom niya sa atin, ipinakakain, at sa mga ipinagagawa niya. Kaya dapat naman nakakaligaya, hindi lamang sa ating dila, kundi sa buong katawan, ang ating iniinom at kinakain. Dapat happiness ang ibinibigay sa atin ng food and drink, not sadness, definitely not illness, not discomfort, and not pain. Therefore, choose healthful foods. Every time that we have something to eat, every time that there is something to drink before us, we have a choice. Iinumin ba natin o kakainin? Gaano karami ang kakainin natin o iinumin? At kung may pagpipilian, alin ang pipiliing kainin? Lalo kung may pambili ka naman, may choice ka, may buffet, may pagpipilian, piliin ko ano yung healthful. Hindi piliin lang kung ano yung masarap sa dila dahil ang sarap ay hanggang lalamunan lamang. Pagkalampas sa pagkalampas sa lalamunan ng pagkain, either bibigyan na nun ng katawan natin ang sustansya at kalusugan o pagdurusa ang ibibigay sa ating katawan. Kaya kailangan may disiplina na hindi mo lang ginagawang amo ang panlasa dahil yan ay mapangdaya at mahilig sa masarap lamang, na madalas ay hindi yun ang mabuti para sa atin. Laging piliin. May pipiliin ka na sariwang isda o canned good, alin ang pipiliin mo? May pipiliin ka na pagkaalat-alat, ang sarap sa dila, very appetizing, o yung tama lang ang timpla. May pipiliin ka na pagkatamis-tamis, ang sarap kainin, pero alam mong nakakasama, lalo kung diabetic ka o kandidata ka na maging diabetic. Alin ang pipiliin? Tubig na maligamgam na kasing temperature ng katawan o pagkalamig-lamig na tubig na pag ipinasok mo sa tiyan mo ay magtatrabaho doble-doble ang iyong katawan para siya painitin at para itama sa body temperature mo. Pagpili. Anong pinipili nating inumin o kainin? Leviticus 7:23,
Don't eat the fat of cattle, sheep, or goats. So huwag daw kainin ang mga taba, ng mga hayop na pwedeng kainin. At definitely may mga karning hindi talaga ipinapakain sa mga tao ng Old Testament, like pork, like mga karne ng isda na walang kaliskis, na dahil walang kaliskis ay pwedeng pasukin ng mga pollutants yung katawan niya habang siya nakababad sa maruming tubig kung dumumi yung tubig. Kakain ka ng gulay na tadtad ng mga spray ng pesticides na hindi masyadong nahugasan. Kakain ka ng karne ng manok na pinakain ng kutakot-takot na artificial na gamot at nasa lamanan niya yung mga artificial na ingredients na yon. Kakain ka ng baboy na kutakot-takot na turok ang ibinigay para siya lumaki agad, puro artificial. Siyempre, nasa laman niya yun at kinain mo yung laman niya, pupunta rin sa iyo yung itinurok sa kanya. Ba't di mo nalang iturok diretso sa iyo? Ganon din ang effect. Namimili ba tayo ng tama at mabuti? May mga tao, meron ng high blood pressure, ang titigas pa ng ulo. Hindi maawat kumain ang hindi tama sa kanyang katawan. Avoid too much alcohol, too much processed and preserved foods. Yung mga inilalagay sa karne para hindi siya mabulok, tapos kakainin mo, di papasok sa katawan mo yung gamot na inilagay doon sa karne na yon. Lalo yung mga sobrang umiinom ng alak na nawawala sa katinoan. Lagi may nagtatanong, pwede mo bang uminom ang Christian ng wine? Why not? Huwag ka lang malasing. Ang ipinagbabawal yung malasing. Kasi masama sa katawan mo yung sobrang alcohol, masama sa liver mo, at masama sa yung behavior ko minsan kung wala kang self-control. Meron nga, uminom lang eh, namatay eh. Bakit? Kasi nung nalasing, nakipag-away, nasaksak. Hindi namatay. O nakapatay. Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker and beer a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Hindi pinagbabawal yung pag-inom mismo. Ang Panginoong Jesus nga, wine ang unang miracle, gumawa siya ng wine. Pero yung umabot ka sa pagkalasing, yung magiinuman kayo, maglalagay kayo ng apat na talaksa ng cases ng beer. Oh, pare, ubusin natin to. Ayan, ya. Walang tigilan hanggang hindi tayo nagsasaksakan. Ha? So ano kakauwian ng ganong usapan? Deuteronomy 14:21, do not eat anything you find already dead. Ito ay about hunters. Alam mo, nag-hunting ka, tapos may nakita ka, patay na yung hayop, hindi na pwedeng kainin yun, dapat ikaw ang pumatay, nakita mo na matay, sariwa. Pero hindi mo alam kung ano ikinamatay. Natuklaw ba yun ng ahas? Nagkaroon ba ng kamandag ang kanyang buong body system? Tapos meron pa ako napanood na pelikula, bagamat hindi pa yata scientifically proven yung sinasabi ng bata doon, may point. Kasi yung mga tao laging afraid. People are always full of fear. At sabi ng bata, you know why you're always full of fear? Because you eat animals. At sabi nung nagtatanong, anong kinalaman ng pagkain namin sa karne sa fear? Lahat ng karneng kinakain nyo, kinakatay muna yung may-ari ng katawan noon. At syempre, pagkakatay na siya, namamatay siya, natatakot siya. At yun ang huling emosyon na nararamdaman ng hayop, takot. So yung katawan niya, punong-puno ng fear, kakainin mo ngayon yun, dinakain mo yung fear. Kaya lagi kang afraid. Ewan ko kung nasan yung science noon, pero parang may sense. Tapos sabi ng lola ko noon, oh, ang mga bata ngayon, ugaling hayop, kasi ang pinapasuso nyo, gatas ng hayop, hindi gatas ng tao. May science kaya yon, pero may point. Pinipili mo dapat kung ano yung kinakain, iniinom. So kung sinasabi sa Deuteronomy na huwag kang kumain ng hayop na patay na nung makita mo, already dead, paano yung kinain mong corned beef kaninang umaga? Ilang taon nang patay ang baka? Yung kinain mong spam, ilang taon nang patay yung baboy? Yung kinain mong hotdog, sigurado ka ba na ang laman nun eh, hindi dog? Eh pag sobrang durog-durog na yon, kung ano-ano ng mga laman yan, mga tenga, mga kuko, mga cuticle ng hayop, nandun na lahat, mga extenders, mga harina, lahat na, kasi hindi mo naman nakikilala kung ano yung kinakain mo. And of course, watch your FSS, or your fat, sugar, and salt intake. Namalat na ang mga doktor, kapapaalala sa atin yan. Bawasan ang pagkain ng taba, ng matamis at maalat. Yung mga masasarap. Do not overeat. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan. Lovingly, ha? Lovingly.
hindi judgmentally. Proverbs 23:2, put a knife to your throat if you are given to gluttony. Sabi ng contemporary English version, don't go and stuff yourself. That would be just the same as cutting your throat. In other words, kung kakain ka, huwag lamon. Sabihin sa katabi, huwag lamon. Kain lang. Diba? Meron akong kilala na matanda, sabi niya, alam niyo, uso sa bayan namin, ang tao pag nabubusog, tumitigil ng kumain. Hindi yung nagkakandabundat-bundat, ayaw tumigil. Because overeating overworks your body. Sobrang napapagod ang inyong katawan sa biglang-biglang pagdami ng pagkain sa loob ng sikmura na dapat tunawin. At pag magtatrabaho na ang sikmura, lahat ng dugo ng katawan nagpupunta sa sikmura kasi siya ang magtatrabaho. Kaya yung dugo sa brain nawawala. Kaya aantukin ka pag sobra ka nabusog. Yung mga dugo sa iba't ibang part ng katawan mo, pumupunta sa tiyan lang. At pag tinulugan mo ang sarili mo na busog ka, yan yung mga nababangungot, yan yung mga kung ano mga nangyayari sa katawan nila kasi natutulog ng hindi patunaw ang pagkain. Sabi ng mga doktor, eh kung kakain ka, siguraduhin mong after 2 hours ka pa matutulog. Ngayon, kung antok na, nagugutom ka, soup na lang, a piece of bread, pero huwag yung full meal kasi masama sa iyong katawan. Of course, we know that overeating makes us gain unhealthful weight. Nagiging overweight tayo. Siyempre, kasama niyan, flip side, huwag magpalipas ng gutom. Yung taong ang layo ng agwat ng mga kain, tapos biglang kakain ng marami, yun ang nakakaroon ng overweight. Why? Your body will take revenge. Pag ginutom mo ang iyong katawan, ang tendency niya, ipagtanggol ang kanyang sarili, at pag may pagkakataong kumain, kakain siya ng pagkarami-rami dahil hindi niya alam kung kailan mo uli siya pakakainin. At dahil hindi niya alam kung kailan mo uli siya pakakainin, magtatabi siya ng maraming fat just in case hindi mo siya pakainin ng matagal. Kaya ang nakakaroon ng overweight ay yung madadalang ang kain na ang dami-daming kinakain. Pero sabi ng mga dietitian, kung gusto mong mag-decrease ng weight, kumain ka ng konti-konti na madalas. At pag nasanay ang iyong katawan na kumakain ka ng madalas, na konti-konti lang, pag kumain ka, hindi siya magtatago ng fat dahil alam nung katawan mo, by habit, na mamaya kakain ka ulit. Parang yung alam mo na marami kang kikitain, every other day, marami kang kita, di ba hindi ka naman nagsisave talaga? Kasi alam mo, bukas meron ulit. Next week, meron ulit. Pero katulad ng mga magsasaka, ang layo ng anihan, hindi nila alam kung aani, baka bumagyo, baka magkaroon ng salot, yan ang matitipid sa buhay, magsasaka. Kasi hindi nila alam kung kailan uli darating ang income. Pero yung regularly, maraming perang pumapasok, yan ang gastos ng gastos, hindi nagtitipid, hindi nagsisave. Ganon din ang ating katawan. Pag lagi kang kumakain ng madalas, nasanay yung katawan mo, hindi na siya nagsisave ng fat, hindi na siya nagsisave ng energy, kasi kakain ka naman uli. At yan daw ang best way to decrease weight. Dalasan ng kain, konti-konti lang. Huwag yung lamon na paminsan-minsan. Mahalaga yung timing ng pagkain. Sabi sa Ecclesiastes 10:17, blessed is the land whose king is of noble birth and whose princes eat at a proper time for strength and not for drunkenness. Kumakain lang sila para magkaroon ng sustansya, hindi para mabundat. Umiinom lang para lumakas, sumarap ang kain, hindi para malasing. In other words, walang excess. At kumakain sa tamang oras. Natatandaan nyo, dati meron tayong presidente na madaling araw na gising pa dahil nakikipag-inuman, kain na ng kainan. So, ang mga appointment ng presidente during the morning, lahat cancel. Because eating habits and health also shape national policy. Kaya kung ikaw ay executive, ikaw ay magulang, ikaw ay may responsibility, mataas ang posisyon, dapat tama ang eating habits mo, tama ang kinakain mo. Dahil ang iyong mga pasya sa buhay na nakaka-apekto sa maraming tao ay hinuhubog ng iyong eating habits. Nakita niyo yung napakatinong king ng Korea nung unang panahon na ang inihahain sa kanyang hapag ay kung ano ang available to the people. Halimbawa, konti lang ang petchay sa buong bansa. Ang kimchi ng hari na ito, konti lang din. Kahit ma-afford ng palas, na maraming kimchi sa palas, kuhanin at
samsamin lahat ang mga sangkap ng kimchi, pero hindi. Pag konti lang ang rice harvest ng bansa, konti ang kanin na isineserve sa table ng hari. In other words, tuwing dudulog sa kanyang hapagkainan ng haring ito, alam niya kung anong kinakain ng kanyang mamamayan, alam niya kung anong kulang, alam niya kung anong sobra sa bayan. Sensitive sila to what the people eat and what the people was available to the people. Pero pag ang mga hari mo ay nagpipiesta, kahit naghihirap ang bayan, ay mapapahamak ang bayan na yon. You see how important eating habits are? So kung kayo may-ari ng kumpanya, paano nyo i-apply yan? Kung gusto natin talagang maging mabuting tao sa ating mga nasasakupan, yung bang kinakain natin sa ating mesa ay available to our workers? Kahit hindi ganun kataas na quality o ganun karaming quantity, pero makaka-afford man lang ba sila na makatikim-tikim ng mga ganun bagay o makakain ng maayos? How can you eat so well when people under your authority go hungry? Yan ang mga tunay na religiosity at spirituality sa maliliit at mamunting bagay ng everyday life. So as we have said, eat small amounts but often. Hindi napapagod ang digestive system, hindi nagtatago at nag-i-imbak ng energy na nagiging fat dahil madalas ka namang kumakain. And drink lots of clean, living water. In other words, hindi distilled water kasi dead water yan. Walang nabubuhay doon sa distilled water. Dapat ang iniinom mo, may nabubuhay. Huwag naman mga butete ano, at mga kung ano-anong mga mikrobyo. Pero may life dapat ang water. Water is very, very helpful. And vegetables too. Nakakapagtaka kung bakit yung vegetable ay helpful. Pero huwag na kayo magtaka. Lahat ng hayop ng kinakain ay green leaves or vegetables, masisipag, malalakas, at mababait. Isipin ninyo ang elepante. Isipin ninyo ang kalabaw. Isipin ninyo ang mga baka. Nagtatrabaho, nag-aararo, nagbubuhat, naghihila ng mga kariton, mga kalesa, tinayong yung mga kabayo. Pero ang kinakain lang nila, vegetables, plants. Tingnan nyo yung mga hayop na kumakain ng karne. Leon, tigre. Yan ang ayaw nyong makasabay kumain. Dahil baka kayo ang kainin. Tingnan sila mga tamad. Mga sawa, natutulog, gumigising lang pagka gusto na uling kumain. At sila yung mga malulupit at kumakain ng karne. May kinalaman kaya yan sa ugali natin, kung anong kinakain natin? Hindi mahirap na makita ang connection. Kaya ang sabi naman sa Bible, always eat plants. Sabi ni Lord, ayan ang mga plants ibinigay ko sa inyo para pagkain ninyo. Si Daniel, nung binihag ng hari ng Babylon at itindira sa palasyo sa Babylon at pinapakain ng king's food, they refused. Daniel 1:12, please test your servants for 10 days and let us be given some vegetables to eat and water to drink. Ayaw nila kainin yung king's food. Natakot yung gwardiya dahil baka daw sila manghina, mapahamak yung gwardiya. Sabi niya, subukan nyo after 10 days. At yun ang ginawa nila. After 10 days, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan were stronger, wiser, better than all the others. So hinayaan silang yun ang kainin. Sa Biblia, may kinalaman sa buhay natin kahit ngayon. Kahit naman sinong mga health practitioners, well, always advise us to eat greens. Mga sariwang dahon, sariwang halaman, because they are living cells and they have enzymes that our bodies need. E gulay nga, pero matapos mong igisa, iprito, ilaga, iihaw, tinorta mo pa, wala na natirang sustansya doon, overcooked. At si Timothy, nung hindi gumagaling ang sikmura, anong sabi ni Paul? Eh kasi puro tubig lang ang iniinom mo, baka marumi pa. 1 Timothy 5:23, stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and other illnesses you always have. So let us not demonize wine. Pero sabi, take some wine, a little wine. Hindi ka para malasing, but for you to enjoy its medicinal value. Drink for health. And of course, you want to take care of your body, watch what you inhale. Ang hilig-hilig mong mag-running, running ka ng run, eh dyan ka naman sa Taft Avenue tumatakbo. Pumasok na sa baga mo lahat ng carbon monoxide and the other pollutants. So akala mo lumulusog ka? No, sir.
Avoid inhaling carbons and fumes and smoke and other harmful chemicals. Yung mga chemical spray sa bahay, mga kapatid, spray na against lamok, ipis. Actually nun, kung kasing size lang kayo ng lamok, patay din kayo. Habang nag-i-spray kayo. Malaki lang yung lungs nyo kesa sa lungs ng lamok, kaya hindi kayo namamatay agad. Pero merong a bit of yourself that dies whenever you inhale insecticides. So anong gagawin natin na pang-spray? Meron na ngayon ng mga very helpful sprays coming from natural elements. I-research nyo yan. Marami ng mga spray ngayon coming from extracts from plants. Lumalayo ang mga lamok, ayaw nila, pero hindi nakamamatay o nakasasama sa tao. Kailangan iniingatan natin yan. Ayaw mong makagat ka ng lamok, pero nalanghap mo naman, lason. Pag nakakamatay sa hayop, masama rin sa tao. Sabi sa Numbers 35, 33 to 34, do not pollute the land where you are. Do not defile the land where you live and where I dwell. For I, the Lord, dwell among the Israelites. Ang context ito is do not pollute the land with murder, with bloodshed. But nevertheless, the main idea is don't pollute the land at all, however and whenever. So love your body by working and resting properly each day. Work enough, rest enough. Dapat may balance. Ang disenyo ng katawan ng tao dapat magpahinga every day, every week, every month, every year. Kaya dyan itinapat ng Diyos sa Old Testament ang mga piyesta. Kaya pinadilim ng Diyos ang gabi para ang mga tao maobligang magpahinga na. Wala nang among makakapag-utos sa magbungkal ng bukid ang kanyang mga tauhan dahil gabi na. Na ngayon, dahil na-invento ang kuryente at iba pa mga lighting technologies, na-de-defy natin yung rule na yon na dapat ipagpahinga ang gabi. At merong di magandang mga bunga sa ating mga katawan ang pagpupuyat. Dapat you rest one day a week, kaya kanyang iniutos yung Sabbath. Hindi para gawin mong amo yung Sabbath, nahirap na hirap ka na, hindi ka pa kumikilos dahil Sabbath, kundi utos sa mga employers, sa mga amo, bigyan ng Sabbath ang kanilang mga empleyado o mga manggagawa. Dapat every month, meron kang rest period. At every year, may bakasyon. Yun ang kailangan ng katawan. Hindi pwede yung tatlong taon ako na magsisikap magtrabahong kalabaw, mag-iipon, and after that, tsaka ako magpapahinga. No. Dahil baka after the third year, patay ka na. O may sakit ka na malala, you will rest, but you will rest in peace. Kailangan hindi sinasagad ang katawan. Lalo yung mga bata na hindi nakakaramdam ng pagod, may bayad yan. Dapat ipinapahinga. At least 8 hours of rest every day. At least 1 day every week. Kukolektahin mo in every month. You have at least 4 days of rest a month. And then, tuloy-tuloy na rest of about a week or 2 weeks every year. Kaya may mga vacation leave. Kailangan natin yon. Exodus 20, 9-10, you have 6 days when you can do your work. But the 7th day of each week belongs to me, your God. No one is to work on that day. Imagine, it belongs to God, and yet ibinibigay niya sa atin as a day of rest. Ibig sabihin, the Sabbath day is not a day that belongs to employers or masters. It belongs to God, and therefore it is given free to everybody para magkaroon ng rest. Kaya sabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya may Sabbath sa ikabubuti ng tao. Ngayon, kung ikabubuti mong may gawin, magluto, lumangoy, edi gawin mo kasi ano makakabuti sa iyo, huwag masyadong technical about the Sabbath. Yung end na ng mahalaga, that it served your purpose. So huwag gawing amo ang Sabbath. At mahalaga ba na Sabado yun? Basta sabi, every 6 days of work will be broken by a 7th day of rest.
So kung may trabaho ka, ang day off mo, Wednesday, edi yun ang Sabat mo. Huwag ka maging technical about kailan ba yung Sabat. Yung spirit ng Sabat just says, don't work 7 days straight. And yet, yung iba, naging amo na nila yung Sabat, hirap na nga sa buhay, ayaw pumasok doon sa trabaho na ang rest day ay Tuesday. Kaya sinabi ni Lord, Sabat was made for man. Para sa ikakabuti mo yan, hindi para sa paghihirap mo lalo. So gamitin mo sa iyong ikakabuti. Ecclesiastes 5:12, if you have to work hard for a living, you can rest well at night. So yung mga iba, hindi po ako makatulog sa gabi. Ang tinatanong ko lagi, eh nagtatrabaho ko ba sa araw? Baka naman araw pa rin, nakahiga ka rin. Eh huwag ka na magtaka na hindi ka nga antukin sa gabi. Para ka antukin sa gabi, dapat mapagod ka sa araw nang nagtatrabaho. Yun ang gift ng work na yung katawan mo, hindi mo na kailangang painamin ng gamot o kung ano-ano pang gawin sa kanya, aantukin siya, mapapagod, matutulog. Because work is the counter melody of rest. It is the other side of rest. If you want to rest well, work well. Hindi mo na kailangang i-induce o utuin yung katawan mo na antukin. Kasi aantukin ka na talaga dahil nag-work ka. And then of course, we know this, exercise, move your body. Ito yung meron kang gagawin, maiuutos mo, gawin mo na para ka gumalaw, tumayo ka, lumakad ka. Take the stairs, nakikita naman natin, o sa mga building, one floor up lang, take the stairs, one floor down, move your body. Every time you move your body, as long as it is not injurious to your joints, your bones, it does you good. Kaya yung sobrang automation of everything could not be good for the body. Kung kaya mo maglaba manually, kahit may washing machine ka, do it. Kung may oras ka, para na rin exercise. Lalo rin yung mga bula, hipan-hipan mo, turn it into a game, into a play. Mas maganda yung maraming manual na ginagawa, hindi ilalagay mo pa yung gulay dun sa automatic chopper, kaya mo naman tantarin. May oras ka naman, do it. Nakatipid ka pa ng kuryente. Mainit, edi magpaypay ka. Kesa mag-electric fan ka lagi o mag-aircon, kasi kapapaypay mo, nasusunog din ang mga calories mo. Nakakapayat din yan. Kaya yung mga aircon, yun ang mga nag-overweight. So katatrabaho ng iyong katawan, ikinakabuti mo yan. The body was designed to move. At kung gusto nyo ma-appreciate ang disenyo ng Diyos, panoorin nyo yung mga athlete. Panoorin nyo yung mga contortionist, mga dancer, yung mga nakikipag-compete sa ice skating, kung ano-anong ginagawa nila sa katawan nila, pwede pala. Design ng Lord na ganun yun. Sabi ng 1 Timothy 4:8, exercise is good for your body. So exercise, movement, all of these are important. Have enough hours of deep night sleep. Health challenge talaga doon sa mga nagtatrabaho sa gabi. Kasi talaga namang sinasabi ng mga scientists, iba ang tulog sa gabi. At saka hindi lang mababaw na tulog, deep sleep. Because when you are into deep sleep, the bodily functions are altered. Nakakapahinga ang ating internal organs. Kaya dapat talaga ipinaglalaban niya ang tulog. Hindi hero yung halos wala nang itulog dahil naghahanap buhay. Tapos pag sinabi mo, eh kasi para sa pamilya ko, para pala sa pamilya mo, di dapat lalo mong alagaan ang katawan mo. Kasi pag bigla ka nanigas na paralyzed na matay dyan, lalong walang tutulong sa pamilya mo. Kailangan mahalin mo ang iyong katawan because it is your only tool. Lahat ng pangarap, natatapos na pag yung katawan tumigil ng mag-function. Lahat ng mga adhikain, matataas na mga hangarin, pinaliliit, ina-adjust pag yung katawan bigla nakasakit na. Makakarating ka lang kung hanggang saan ka kayang dalhin ng iyong katawan. Ang isip mo, maraming malayong mararating. Pwede kang maglakbay sa malalayong bayan. Ipikit mo lang ang mata mo. Pwede mong ma-imagine yon. Pero hindi ka makakarating doon hanggang yung paa mo hindi naglalakad, yung kamay mo hindi kumikilos. Kailangan katawan mo ang gumawa noon. Kaya ang katawan minamahal dahil yan lang ang iyong kasangkapan
para matupad ang mga gusto mong gawin sa buhay. Ipaglaban ang tulog. At kung magkakaroon tayo ng mga trabaho, mga ginagawa na panggabi, ang dalangin ko huwag sanang masyadong matagal, makahanap tayo ng ibang hanap buhay. Psalm 127 verse 2, "It is useless to get up early and to stay up late in order to earn a living. God takes care of His own even while they sleep." Now, ang konteksto naman, sinasabing hindi nadadaan sa pagpupuyat yan, hindi nadadaan sa haba ng trabaho, hindi nadadaan sa pagpaparusa sa katawan kasi pwede ka pagpalain ng Diyos kahit tulog ka. So paano na pagpapala ng Diyos? Yun ang dapat nating lalong unawain para hindi natin kailangang pigain ang katawan natin at pilipitin para lamang makakatas ng kaunting hanap buhay. Because God can increase our fruits. God can increase our productivity even without us killing ourselves. Yun ang ating unawain, arukin kung paano mangyayari yun sa ating buhay. Love your body by caring for your emotions. Bakit kayo manonood ng horror na bigla kayo napapasigaw, natatakot, tumataas ang pressure ng inyong dugo, bumibilis ang pintig ng puso, pinaparusahan nyo ang inyong katawan matapos kayo magbayad para manood ng ganito? Bakit kayo kukuha ng papa o mama na puro sakit ng ulo binibigay sa inyo? Hindi kayo makakain, hindi kayo makatulog, tagyawad sa ilong, pati na sa pisngi. Hindi mabuti para sa inyong katawan. Gusto nyo ang alagaan ang katawan nyo, mga kapatid? Alagaan nyo ang inyong emosyon. Avoid talking with people that always make you feel bad. That always discourage you and scare you. Maximize happiness. Because happy people become healthier. Kahit sa mga pasyente, sa ospital, may mga marami ng eksperimento na ganito, yung mga cheerful, positive thinkers, mas mabilis gumaling. Yung pagdating ng doktor, "Wow, injection! Doctor, welcome!" Ganyan. Kasi yung, "Eto na naman, doktor, injection na naman." Tumapasok yung gamot sa katawan nyo, pero nire-reject ng emosyon nyo yung laman niya, sa palagay nyo, tatalab yun. Kaya nga meron sinasawag silang placebo effect. Nag-eksperimento sila na nagtuturok sa mga pasyente ng tubig lang o hindi naman gamot, pero akala ng pasyente gamot yon, naniniwalang gamot yon, naggalingan. Because faith can change even your body chemistry. Kaya dapat naniniwala ka sa ginagawa. Kaya pag may doktor, ayaw mo na itsura, kumukuhang embalsamador, ayoko dito. Di, huwag ka doon. Kailangan bilib ka, haanga ka. No? Para katablan. Huwag yung kinokontra mo. Kahit nga sa mga manghuhula, walang makokontra, sasabihin nila, di ba? Kasi pag may nangongontra talaga, may tunggalian. Tapos kukontahin mo yung sarili mo. Learn to love everybody that you cannot reject or throw away. Asawa, magulang, anak, hindi ito yung nakikita mo, naiinis ka. That destroys your body. It kills yourself. So minimize sadness, worry, fear, and anger. Ang lakas, makasira ng kalusugan, ang galit. Ang taong matatalino, iniiwasang magalit. Hindi dahil banal ka, dahil lang matalino ka, iwasan mong magalit kasi masama sa'yo. Emotions affect your bodily functions like digestion, blood pressure and blood chemistry, and heart functions, to mention only a few. Proverbs 15:13, "A glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart the spirit is crushed." So pag masaya ang iyong damdamin, nahahawa ang iyong katawan. Pag malungkot ang iyong emosyon, nahahawa rin ang iyong katawan. So sinong mauuna? Yung emosyon. Kasi yung emosyon, pwede mo makontrol yan. Yung katawan, hindi masyado. So pasayahin ang sarili. And make people happy. Ministry din na magpasaya sa kapwa. Kasi pag pinapasaya natin sila, lumulusog sila. Sabi ko nga doon sa isang hospital director, sa isang napakalaking hospital,
Doctor, hindi ba pwede mga painting ang ilagay nyo sa mga hospital rooms? Mga halaman, mga bulaklak, magagandang scenery? Bakit naman po, anong problema sa nakalagay sa ating mga dingding? Eh, madaling araw, madaling magigising ka, bigla mong makikita si Jesus na nakapako sa krus. Ganoon, nag-iisip ka na, dito pa ba ako o wala na? Bakit hindi kayo magpasaya? Bakit naman nakaka-depress yung nakikita mo na ganyan? Wala bang ibang eksena sa buhay ni Jesus na nakakapagpasaya? Yung nagpapakain siya ng maraming tao, yung nagpapagaling. Bakit kailangan ito? Nakakalungkot. So, pinipili natin yan. Meron ako isang dinalaw na pasyente dati, cancer patient, depressed na depressed. So, eh, bakit nga hindi madedepress ang pasyente? Tingnan nyo ang kwarto ni walang bintana. Parang bodega ng pabrika. Ilipat nyo sa ibang kwarto na may bintana, tatamaan siya ng araw, lagyan ng mga kurtina na may mga bulaklak, pasayahin nyo. Ginawa nila, sumaya-saya ang pasyente. Kaya lang namatay din. Pero sumaya bago namatay. Dahil bakit di mo pasayahin ang sarili? Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble. But staying calm settles arguments. So yung nawawala ka sa sarili, nagagalit ka, hindi lang yun napapanganib ka dahil baka saksakin ka nung pinagalitan mo, kundi yung katawan mo rin. Sumasama ang kanyang lagay. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. Nakita nyo? Lungkot ng puso, iniinda ng katawan. Kailangan, pag nararamdaman mo matamlay ka, malungkot ka, magpasaya. Makinig ng tugtog na nagpapasaya, hindi nagpapalungkot. At least, huwag tumingin ng mga photo albums. Lulungkot ka lalo. Huwag manood ng mga sentimental na pelikula. Yung mga malulungkot. Pasayahin ang sarili. Kasi epektado ang ating kalusugan. At kailangan pag kumakain ang tao, masaya. Huwag kayong mag-aaway sa harap ng pagkain kasi mahirap mag-digest. Mahirap lumulon ng pagkain. Hindi ka masasarapan. Sayang yung food. Proverbs 15:17, a simple meal with love is better than a feast where there is hatred. So isa sa mga ibig sabihin yan, kung dahil lang sa kagustuhan nyo na napakabongga ng kainan ninyo, napakaluho, napakaganda ng party, napakaganda, perfect ang reception, eh na-stress na kayo, nag-away-away na kayo, wag na lang, simple na lang. Maraming ganun eh. Debo ng anak. Nagsasabunutan na yung magnanay, nag-aaway na sila sa gown, sa kulay, nakaaway na ng nanay ang caterer, nakaaway na niya lahat ng mga galitot, ganun, kasi pagod na pagod sila. At nung party, hindi sila makakain, abalang-abala, becoming perfect hosts, but they never enjoy their own events. Sayang. Sayang ang budget, sayang yung pagod, hindi ka nag-enjoy sa sarili mong party dahil busy-busy ka magpa-impress sa iba. Di ba sayang yun? Kaya sabi sa Bible, kung gusto nyo para masaya, simple na lang. Kaysa ginagawa nyo komplikado, tapos nag-aaway-aaway naman kayo. Baliwala. Make eating happy occasions. At dapat, sa dining table ng mga pamilya, bawal mag-text. Sabihin nyo nga sa anak nyo yan, katabi nyo ba anak nyo? O asawa? Kumakain kayo, text ang text, hindi na kayo makapag-usap. Wala na bang panahon para dyan? Ang dapat pwede lang mag-text kung may kamag-anak kayo na naghihingalo, baka namatay na o baka nabuhay muli. Malaman mo naman, baka may importante kang desisyon na gagawin. Pero yung mga, hi, musta, eats na ako, tama na yan pag kumakain. Dapat fellowship na masaya. At huwag ungkatin ang mga problema, mga nakakainis sa bagay habang kumakain. Just be happy. Kasi konti lang naman yung panahon na ang pamilya magkakasama para kumain ng masaya. Maraming panahon hindi kayo magkakasama, kulang-kulang, o kaya hindi masaya, samantalahin yun. Make eating happy occasions. Avoid quarrels while eating. Dapat bawal mag-away, bawal mag-usap ng mga problema habang kumakain. Ilagay sa ibang oras. And of course, simplify
your meal, your party, your occasion, so that you'll be happy. Love your body by keeping away from harm and danger. Avoid extreme activities and sports. Kung makaka-afford kayo ng sasakyan na tatlo o apat ang gulong, better than dalawang gulong lang. Kasi pag dalawa lang ang gulong ng sasakyan, pag huminto, nakatukod ang paa mo. Pag umulan, walang bubong, basa ka. Pag umaraw, sunog ka. Lahat ng usok ng mga tambutyo nasa mukha mo para ka nang lalabas sa ati-atihan pagbaba mo. Pagkatapos, pag natumba yon, katawan mo agad ang ahampas sa kalye. Kaya dapat maraming prayer ang binibigay sa mga dalawa lang ang gulong na sasakyan. Meron ng iba, yun ang hanap buhay nila o yun lang na-afford. We understand that. But nawa, maka-afford kayo ng tatlo o apat na gulong. Para safer. Dahil talaga namang mas maraming delikado sa ganyang mga bagay. So, mamimili ka ng sasakyan, piliin mo yung pinaka-safe as far as you can afford. Mamimili ka ng activity, magpipiknik kayo, magliliguan ang mga bata dito sa ilog na to na pagkalalim-lalim, huwag na, magtabo na lang kayo sa gilid. At least, mas malaki ang chances makauwi kayo lahat sama-sama. Napakarami nagpipiknik na ganyan eh. Pupunta para sumaya ang uwian, malulungkot kasi may isang nalunod, may mga nangyari. So, piliin nyo mga activity. Gusto mong mahilo? Magpaikot-ikot ka na lang sa sahig kaysa sasakay ka sa ruweda na kakahilo, pinaghahampasan yung katawan mo. Naku, minsan natatanggal yung turilyo. Lumilipad ka talaga. Lalo dito sa atin, tropics, nagkakaroon ng metal fatigue yung mga sasakyan na yan. Nakabilad sa araw, nauulanan, kinakalawang, tas ang maintenance, hindi naman ganun kagaling. Iikot ngayon. Nakita ko pa nga dati yung Ferris wheel, nagtalunan yung mga laman. Bakit? Natalupan yung kuryente. Nakuryente ang boom Ferris wheel. Pagbaba ngayon nung tumalo, nabalian na, sabi pa ng nanay, yan kasi sabi ko sa iyo eh. Ayun, nasisika pa. Marami namang nakakapagpasaya na hindi nalalagay ka sa alanganin. So avoid extreme activities and sports. Yung bakit naman kailangan mong akyatin tong bundok na wala kang tali, wala kang gamit? Aakyatin mo, ano kagagamba? Siguro meron talagang genetically gustong gawin yon, pero alam mo, isang hulog mo lang, durog ka. Pwede yung mangyari yon, di ba? So, iwasan yung sobrang dangerous. At mga mahilig sa dangerous sports, be considerate naman sa mga nanay nyo o asawa nyo o mahal nyo sa buhay kasi nag-aalala sila. Pag nagbabasa ka ng mga magazine ng mga nangyari, nangyari kasi kung ano-ano pinaggagawa sa buhay, sumusuot sa mga kuweba underground, nalalagot ang tali, nalulunod doon, kung ano-ano nangyayari. Proverbs 22 verse 3, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Sa Proverbs, yung word na simple actually means foolish. So, yung daw matatalino, nakikitang may panganib, umiilag, umiiwas. Pero ang mga foolish, sige ng sige, at nagbabayad sila ng mahal. When you see trouble coming, sabi ng contemporary English version, don't be stupid and walk right into it. Be smart and hide. Umiiwas ka dapat sa gulo, sa panganib, hindi yung nananahimik ang buhay mo, ikaw pa ang maglalagay sa sarili mo sa panganib. Proverbs 14:16, the wise are cautious and avoid danger. Fools plunge ahead. Dati sa aming hometown sa Bulacan noon, merong dam, marami nag-excursion doon pag weekend. Laging may nalulunod. Hindi naman nila alam yung tubig, naglulundagan yung mga excursionista doon, nalulunod, ang iyakan, ang uwian, ang lulungkot. Ba't hindi na lang magtampisaw sa gilid-gilid o maligo sa safe part? Ba't kailangan pang magyabang? Ba't kailangan pang magpasikat? Kaya kumisan tuloy na uuwi sa ganung panganib. Kumisan naman, hindi nagyayabang, talaga lang hindi maganda yung napuntahang tubig. So, better minimize yung mga activities na pwedeng mamatay ka. Marami na ibang natitirang pwede pa na mas safe eh. And then of course, do not make or keep enemies that could threaten your body. Maraming tao, sana buhay pa, kundi lang nakipag-away, nabaril tuloy, nasaksak tuloy.
Kaya iniwasan yung ganung mga panganib. Mahalin ang katawan because you don't own yourself. Ano man ang mangyari sa inyong buhay, apektado ang mga nagmamahal sa inyo. Hindi kayo nabubuhay lang para sa sarili. Kayo mga asawa na pinipigil ang asawa, huwag kang kumain yan, masama sa iyo yan, daddy. Lalo pang kain ang kain. Hindi nyo mahal ang pamilya nyo. Hindi nyo iniisip na pag bigla kayo nanigas o namatay, either kailangan nila kayong ilibing, magastos yun, o ipa-ospital, magastos din yun, o alagaan ng lumpo buong buhay na mahirap din. So kung mahal mo ang nagmamahal sa'yo, alagaan mo yung sarili para hindi ka maging pabigat sa kanila. At ikaw pa ang makatulong sa kanila ng mahaba. Kaya hindi dapat nakikipag-away. Nakikipagkasundo dapat. Love your body by avoiding infections and diseases. Be safe, stay safe. Alam naman natin kung ano yung mga dangerous, no? Avoid infection. Careful with hospital visits. Kasi sa ospital, pinakamaraming may sakit. Kaya hindi ka nagdadala ng mga bata dyan na parang pupunta ka sa party. Hindi ka nagpupunta ng mga taong maaaring mahihina ang katawan. Dadalaw lang. Kailangan hindi sila dalhin doon. Because it's a dangerous place. Kailangan malinis ang ating kapaligiran. Sabi sa Deuteronomy 23:12-13, set up a place outside the camp to be used as toilet area and make sure that you have a small shovel in your equipment. When you go out to the toilet area, use the shovel to dig a hole. Then, after you relieve yourself, bury the waste in the hole. You must keep your camp clean of filthy and disgusting things. You see how detailed the Bible can be about health? Nung hindi pa uso yung mga flush toilet, sabi, kailangan sa disyerto, kahit nasa disyerto kayo, merong lugar na dun lamang kayo gagawa ng mga ganyan mga bagay, maghukay kayo sa lupa, ibaon nyo dun ang inyong dumi at tabunan. Ayaw ng Diyos ng marumi. Dahil siyempre, alam niya, nakakahawa ang mga sakit. Therefore, keep food clean. Especially cooks and servers. Ingat-ingatan naman ninyo ang mga laway ninyo na nagtatalsikan at nag-excursion patungo sa mga pagkain. Kaya kung minsan nasa restaurant ka, ang lapit-lapit ng waiter, sir, ano pa pag gusto nyo? Lumayo-layo kayong laway mo, nalalaglag na sa pagkain ko. Ito yung plato ko sa kanya, sir, ano pa pag gusto nyo? Talsik na siyempre ng talsik. May nakikita pa nga ako, naghihiwa yung dalawa nung isa-serve sa mesa, daldalan sila ng daldalan. Pag tiningnan nyo, under the microscope, ang bibig ng taong nagsasalita, daig pa niya ang sprinkler. Ikaw naman, supla-suplado mo, nakain mo na pala yung laway ng lahat ng waiter. Dahil hindi sila maingat, daldalan ang daldalan. Kaya ako, alam nyo, nagdadala ko ng sarili kong kutsara at tinidor everywhere. Bakit? Kakain ka sa restaurant, lalo yung nandiyan na yung nakatiwangwang yung mga kutsara at tinidor, kanina umaga pa nilagay. Daldala pa yung mga waiter, habang nilalagay, nilalagay, uli sa saha. Pag lang naman nakaharap ka, tsaka nila lilinisin uli yun, yung nakatalikot, lagay na lang uli, syempre, para madali. And then, ilang oras sa katiwangwang, nalamukan, alikabukan, eto ka na ngayon, kakain ka na. Tapos, ilang bunga nga ang pinasok ng kutsara na yun maghapon. Tingnan ninyo sa mga kusina ng restaurants kung paano hinuhugasan niya mga yan. Hindi kayo masisyahan. Mga basong malalalim, ayoko niyang basong malalim, hindi naman naaabot ang naguhugas yung dulo niyan eh. Sana, washing machine ng, na may sumisirit ng mga tubig. Eh, hindi, gano'n lang isang bunga nga lang magaganong gano'n. Pag-ingatan, kaya ang dami natin kami sa mga sakit. It's important because God values cleanliness. Love your body by watching your thoughts. Kamag-anak na sinabi natin kanina, emotions. Yung iniisip nyo, makaka-apekto sa inyong kalusugan. Kaya sabi sa Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Thoughts affect health. Avoid negative thoughts that cause negative feelings that kill your body. And whenever you can, surround yourself with beauty. Nakakapagpagaling ang kagandahan. Dapat yung ayos ang bahay ninyo, di man yan maluho, pero maganda. Maganda sa tingin, may harmony, may balance. Proverbs 14:30, a heart at peace
gives life to the body, but envy rots the bones. Ang mga inggitera, maraming sakit. Sabihin niyo sa tabi niyo, kaya marami kang sakit. Diba? Yung mga inggitera, selosa, yung mga pintasera, yung lagi ang nakikita, kapintasan, kakilangan, kasiraan, maraming sakit. Sinabi na sa Bible, envy rots the bones. Kaya metaphorical yan, kaya literal yan, masama ang naiinggit. Nakakasira ng katawan. James 1:19-20, you should be quick to listen and slow to speak or to get angry. If you are angry, you cannot do any of the good things that God wants done. So kalaban ng kalusugan, anger. And of course, love your body by detoxifying it well enough. Avoid, get rid of poisons, food preservatives, food color, food enhancers and extenders and flavorings. Mas likas, mas natural yung pagkain, mas mabuti. Ganon din yung mga kinakain natin pampagaling ng mga sakit. Artificial and toxic additives, alam natin, could cause cancers. So mahalin. Marami mga ipinangkukulay ng buhok, inilalagay sa buhok, may mga toxic elements. Ang lapit pa naman ng buhok sa brain. No? So, kuminsan, alam ng mga iba yan, pag nagko-color sila o may food product, nagkaka-headache sila, may effect agad. So, pipiliin din natin kung ano pinaglalagay natin sa ating katawan. Importante. 2 Corinthians 7:1, we should stay away from everything that keeps our bodies and spirits from being clean. Iwasan ang lahat ng nakakapagparumi sa katawan. Yung mga iniinom natin, you know, the Philippines is the number one soft drinks market in Asia. Can you imagine the danger that it gives to our people? Mabuti ko paminsan-minsan, enhancer, pampasarap ng buhay, pero kung habit mo, tuwing kakain ka, may katabi kang mga soft drinks, basahin mo kung anong mga laman yan, nakakatiyak ka ba na mabuti yan sa'yo, kahit masarap sa dila. 3 John 1:2 says, I hope that you are as strong in body as I know you are in spirit. Isang paalala, okay, alam ko, malusog ang yung spirito, nawa, ganun din kalusog ang yung katawan. Kasama yon sa true religiosity, true spirituality to take care of the body. 1 Corinthians 6:19-20, you surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. The Spirit is in you and is a gift from God. You are no longer your own. God paid a great price for you, so use your body to honor God. Sabi, you are not your own, you were bought at a price, so glorify God in your body. Our body is not our own, it is God's. Pinahihiram, dapat alagaan. 1 Corinthians 9:27, but I discipline my body and keep it under control. Your body should not control you. Your appetites should not control you, but you should control the body. 1 Corinthians 10:31, when you eat or drink or do anything else, always do it to honor God. So pag pumipili ka ng kakainin, do it to honor God. Pag pumipili ka ng isusubo, gano'ng karami, do it to honor God. When you choose your drink, when you choose your topic over the dining table, do it to honor God. And to honor God will do you good. Ikaw ang magbe-benefit nun. So love that body for life. And more than that, love that body for quality of life. And while we are at this, train the children early on healthful eating habits. Bata pa lang sila, ang ipakain nyo yung tama, hindi lang yung gusto nila. Napakarami mga advertisements sa TV ang hindi dapat pakinggan ng mga matitinong magulang kung anong dapat ipakain sa mga bata. Puro instant, puro quick, puro colored, puro
a salt to the taste buds. Masarap kainin, addictive, pero mabuti ba sa katawan? Minimize junk food. Discipline your children to eat well for their own sake. As far as possible, serve fresh, healthful foods. Kaya ngayon mga kapatiran natin, mga kaibigan ng mga marino, nasa barko 10 months a year. Pagka sabi ko, pag nasa lupa kayo, pagka kayo'y merong port call, kumain kayo ng fresh fruits, fresh gulay, fresh everything, dahil ang kinakain sa barko hindi fresh. Puro may preservatives. At nakakalungkot, marami sa mga marino, nagkakaroon sila ng colon diseases, mga sakit sa bituka, sakit sa sikmura, sa kinakain na puro ilado, puro preserved. So tuwing meron, dapat ang kainin na fresh. Pamilya kayo ng isang seaman, pag nasa bahay at nagbabakasyon, puro fresh. Huwag na delata na naman, preserved na naman, para makapahinga ang kanyang katawan. God gave you that body, that tool, that vehicle, that temple. Your body is your enabler. But if you don't take care of it, your body will become your prison. Sasakyan nyo ang katawan na yan para magpunta dito at doon. Pero pwede nyo rin maging piitan at kulungan kung ang espiritu nyo makulong sa isang katawang ayaw nang gumalaw o ayaw nang umandar. Love that body. It is high worship. It is high religion. Dear God, we thank you for our bodies. And now teach us to internalize all of these ideas so we can turn them into healthful habits that glorify you and extend our health. Pag-isip-isipan natin mga kapatid, pagbulay-bulayan sa ilang sandali.